Kumusta? Kumusta kayo dyan, mga kaibigan, mga kasari-sari store owners, mga kanegosyo partners, ayan, mga kapatid natin dyan, kumusta? Kumusta kayo dyan? Ayan, sana okay lang kayo ha? So ito na naman ang inyong ati, si Ati JB, ayan, pag-usapan natin ngayon ay tungkol pa rin sa ating munting negosyo, ang ating sari-sari store, ayan. So, may kita ba sa sari-sari store? Ah, kahit ba maliit ang ating sari-sari store ay pwede tayong makapondar ng ilang bagay. Siguro yung mga sari-sari store owners dyan, yung mga negosyo partners natin dyan, alam na nila ang sagot, di ba? Siyempre, may kita sa sari-sari-sari store. Ay, marami yun na sari-sari-sari store. Ayan. Itong sari-sari store ko, maliit lang talaga siya, no? Maliit lang talaga siya. So, nagbabalik ako. May bumili kasi kanina, no? Isang foreigner. Yung ating kapitbahay na isang Australian. Okay. Bumili siya ng dalawang Coca-Cola. Okay. So, ngayon, di ba, sinabi ko kanina na may kita sa sari-sari store. Kahit anumang kaliit ng ating negosyo, ay may kita rin kapag ikaw ay marunong maghanda ng negosyo. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung katas ng aming pinaghirapan, no? Yung sari-sari store ko, maliit lang, pero mag-18 years na ito. Kahit sa ano pa kunti-kunti, nakasave naman ako ng pera at saka nakapundar ng ilang bagay, no? Hindi ko ito may pagyayabang dahil simple lang naman to at hindi ako nagyayabang, no? Masaya lang talaga ako at gusto kong ma-inspire kayong lahat na yung hindi pang nanegosyo dyan, pwede kayong magnegosyo, simulan nyo na. At magpundar rin, makapundar kayo ng ilang bagay, makasave kayo ng pera. Tara, samahan nyo ako, tingnan natin yung mga naipundar ko. Samahan nyo ako ha? Lalabas tayo. Ay, palit ko eh. Sige, dito na tayo sa labas, no? Sige, puntahan natin ang aking kunting naipundar. Ito. Dito tayo sa ano, sa likod ng bahay namin. Che, ayo. May aso kasi rito, no? Ayan. Ito nga pala yung simpleng naipundar ko. Ayan, ito ang aking motorcycle. Nabili ko siya 2014. Ayan. 6 years na pala 'to, no? Ang bilis ng panahon. Ayan, nabili ko siya 2014. Ngayon, samahan niyo naman ako. Pupunta tayo doon sa anon. Sa isa ko pang napundar. Sige, sige. So kayo diyan, baka gusto niyo ring ano, magnegosyo. Dali, samahan niyo ako ha. Tingnan natin ang aking munting sasakyan. Simple lang naman siya, maliit siya, pero malaking tulong sa aming pangkabuhayan, no? Sa aming negosyo, no? Yan, dito tayo. Malayo-layo talaga, no? Ating nilakad. Ito yung naipundar ko. Gamit yung na-save kong money sa aking sari-sari store. Nabili ko siya 2016. Mag-apat na years na pala ito, no? Itong ginagamit namin pag kami namalingki. Pag kami nag-grocery, itong sasakyan na itong ginagamit namin. Malaking tulong to sa aming kabuhayan. Tingnan nyo, no? Maliit lang siya, pero magkakasya dito yung mga yung mga grocery namin. Dito namin nilalagay sa loob. Dito sa likod ng van. Ayan. So, meron pa akong naipundar na isa. Tingnan natin, ha? Malayo ito sa aming bahay kasi dito lang pwede mag-park ng sasakyan. So, ito. Ito ang isa ko pang naipundar. Malikabok na siya, no? Hindi na kasi namin ito ginagamit kasi mahal ng gasolina. Ayan. Ito ang naipundar ko na sasakyan. Pero, ayan, di na ginagamit sa ngayon. Diba? Nabili ko to 2013. Matagal na pala tong car na to, no? Ang saya-saya ko nung binili ko ang car na to kasi ito yung unang
bunga ng aking pinaghirapan. Ayan. Masayang-masaya ako ng mga panahon na yon sa pagbili ko to. Dito akong first natutong mag-drive. Kasi dito akong nag-practice na mag-drive. Ayan. Diba? Ang sarap pag ano? Pag ano, natamasa natin yung bunga ng ating mga pinaghirapan. Kayo dyan, ano pang hinihintay nyo? Ay, magnegosyo na kayo. Magtayo kayo ng sari-sari store, kahit anumang negosyo. Pag kunti lang puhunan nyo, di magsimula kayo sa ano, maliit na sari-sari store. Ay, ingal ako, no? Ngayon, balik na tayo sa aming tindahan. Ayan. Malayo-layo rin aming parking area, no? Aming parking lot. Sana, sana naaliw kayo, no? Sana may nakuha kayong ano. Sana may natutunan kayo, no? Ayan. Pabalik na tayo sa aming ano, sari-sari store. Dito na tayo, no? Ayan. Dito na tayo. Balik agad tayo. Ayan. Itong sari-sari store ko, noon malaki ito. Pero ngayon, maliit na siya. Maliit, pero maraming laman sa loob. Ayan. Actually, noon, malaki itong sari-sari store ko. Ito dito, sa kabila. Ha? Sari-sari store ko rin to. Ito. Kasama to. Ito yung unang tindahan ko. Ano, pangalawa pala kasi tatlo ng tindahan ko. Ito yung pangalawa. Pero napag-isip-isip ko kasi na ano, wala ditong computer siya. Ano, internet cafe. Kaya, ang napag-isipan namin na hatiin na lang yung aming tindahan. Tsaka dito, ito yung aming small Pisonet Cafe. May tubigan, pero hindi to sa akin, sa kapatid ko. Ayan. So, sana no, kahit akunti, may naiambag ako sa inyo, no, na knowledge, na dapat magtayo ng sari-sari store, magsimula ng negosyo. Yung anong love nyo, yung akbasan yung panlasa. Ah, panlasa, parang nagluluto. Mahilig kasi kung magluto, ano? So, yun. Pasok na tayo sa loob ng aming maliit na tahanan. Ayan. Nakakahingan maglakad. Ayan. So, again, ha? Magsasumama na naman ako sa inyo, ha, mga kaibigan natin dyan, yung hindi pa nakapag-subscribe. Yung habi ko, yung hindi pa nakapag-subscribe kay Ate JB, please naman mag-subscribe na kayo dyan, magtanungan tayo, ha, at manood kayo ng aking mga videos. Sigurado akong may makukuha kayo ano, lessons, may matutunan kayo doon. Kasi may mga tips ako kung paano magsimula ng negosyo, paano palaguin ang negosyo. Ayan. So, dito na lang muna. Ay, pasensya na sa pagtatagalog ko, no? Taga Cebu po kasi ang inyong lingkod na sa Ate JB, no? So, dito na lang magluluto pa ako kasi ano, anong hapon na. Sige, salamat sa inyong panunood dyan. Sana ay naaliw kayo sa akin at may natutunan kayo. Bye-bye, mga lalab. Tatlong kisses, ha? Tatlong kisses. I love you. Bye-bye. Salamat sa inyong panunood. God bless.